Sa nakaraang episode ay pinuntahan natin ang Naguilian Road, kung saan nadaanan natin ang Eagle of the North at ang Banangan View Deck. And for today's episode, mula Baguio ay bababa naman tayo papuntang Aritao, Nueva Vizcaya. Ito ang Benguet to Nueva Vizcaya Road, kung saan matatagpuan ang nakakamanghang ganda ng Ambuklao Dam. Ang kalsadang ito ay bahagi ng National Route 110 ng Philippine Highway Network. Binabaybay nito ang mga munisipalidad ng Aritao at Kayapa sa Nueva Vizcaya, ang mga munisipalidad ng Bokod, Itogon, at La Trinidad sa Benguet, at ang lungsod ng Baguio. Ang kalsadang ito ay isa sa mga pangunahing daan patungo sa lungsod ng Baguio para sa mga manlalakbay na nagmumula sa Nueva Vizcaya at sa rehiyon ng Cagayan Valley. May sukat na 103.34 kilometers. Ito ay mas mahaba kaysa sa Asin, Nangalisan, San Pascual Road, Aspiras Palispis Highway o dating Marcos Highway, Kennon Road at Naguilian Road. Okay, eto, papunta na po tayo ng Ambuklao. Tapos ang labas na po natin dito is Nueva Vizcaya na, Aritao, Nueva Vizcaya. Tingnan natin kung ilang kilometers siya. Nasa 103 kilometers din pala. Medyo malayo-layo din pala siya. So, let's go. Ayan, magsisimula po yung Baguio Nueva Vizcaya Road dito sa may Wright Park. Tingnan natin kung traffic ba dito. So, sa mga nakaraang episode guys, napuntahan na natin ang Kennon Road, Marcos Highway, Naguilian Road or Quirino Highway, at eto na, ang pinakahuli, ang Baguio to Nueva Vizcaya Road. So, yan po ang apat na pangunahing kalsada papuntang Baguio. Parang nadaanan ko na to eh. Ito yata yung papunta Halsima eh. Parang sim ano siya. Parang sim eh. Tignan na nga natin mamaya pag... Ay f***! Banta ano? Antarik! Medyo matarik ang daan pala dito guys. Ay, grabe, mas matalik ito kaya sasakyan nun. So sa mga nagtatanong kung kaya ba ng 125cc, ayan, kaya-kaya po. Kasama natin si Bob TV, naka Honda Click 125. So may checkpoint po dito. District Highway Boundary, Benguet, Nueva Vizcaya Road. Alamig nga, alamig. Ay, alamig. Woo, taas natin. Ito yung ano, dito ako nagpalipad ng drone dati nung nagpunta ako ng Halsima Highway. Ito, magandang view dito guys, tignan nyo. Pakita ko sa inyo. Stop over muna tayo dito. Pakita ko sa inyo kung gaano tayo kataas. Ano? Diba, taas natin. No? Sabi dito. 31 kilometers ang Buklao Dam. Daming sunflowers, oh. Dami. NGCP
Ano? Ang daming sunflower. Oh? Galing. You know? Wow, ganda. Gusto ko, parang gusto ko mag-park dito. Nakikita ko sa ano. Ay, mga ano nila, oh. Polyo yata yan. Kingstown, Baguio. Nakakamiss yung halsima. Parang gusto kong idiretso sa halsima. Ano kaya yun, no? Pare-parehos yung mga bahay. Oo, mga mansion sila na madami. Ganda ng view dito. Kita nyo naman yung pine trees, oh. Tapos dito sa kanan, mga sunflowers. So, zigzag din po yung daan dito sa Baguio, Nueva Vizcaya Road. You are now entering Lower Agno Watershed. Welcome, Barangay Loakan. Mga jeep dito po, no? Ano? Hanggang sa taas meron. Sunflower everywhere. Dami. Uy, ano to? Alpha Land Baguio Mountain Lodges. Itogon Benguet. Ah, yun yung sa taas kanina. Yung kinuhanan natin ng drone, guys. Ito yun. Ganda dito. Dahil sa lamig, yung mga brick lever natin, dahil made of metal, ang lamig. Lalo na naka half finger tayo. Ano, malubot na yung mga daliri ko. Puro pababa na po tayo, pero napakalamig pa rin ng hangin. Ayun o, bangin. Napakalamig.
antok ako sa lamig. Parang sarap mag-comforter tapos mayiga. Lower Agno Watershed Forest Reserve. Ah, ang ganda ng daan. Mas madaming bankingan dito kaya sa Naguilian. Ito na yata pinakamaraming ano, zigzag sa apat na daan papuntang Baguio. You are now entering the Upper Agno Watershed Reservation. So ayun guys, 19 kilometers na lang, nasa Ambuklao Dam na tayo. Pero sana may madaanan tayong tindahan. Gusto kong magkape. Inaantok ako sa lamig ng panahon. Parang ang sarap mag ano dito, mahiga dyan no, sa may damo-damo. ayan. Sigurado may kape dyan, magkape muna tayo. Ayun, meron daw kape. Kape tayo, kape. Okay guys, ito nag-stopover lang kami dito sa Itogon, Apalan. Sa tindahan ni Ate Fanny. Nag-ano kami dito, nag-mama. Ayun nga. Tsaka kape. Kasi inaantok kami, kaya ang napakasarap kasi ng ano dito ng klima, napakalamig. Nakakaantok mag-drive kaya tumambay muna kami dito magkape. Tapos nakwento ni ate na madami daw dito mga malalaking sasakyan na nai-stack dito. Minsan nasisiraan ng preno, yan, nababanggaan. Kaya ingat po kayo dito kasi matarik po yung daan. Tapos puro liki-uliko, madami siyang blind curve. Kaya kung dadaan po kayo dito sa Baguio Nueva Vizcaya Road, doble ingat po. So let's go. Salamat po ate. Thank you. Isang oras yata kami dito, nagkakakwentuhan kay ate. Ang sarap niya kakakwentuhan. Sabi ni ate, hindi daw nagla-landslide dito sa part na to kasi madaming puno. Ayan ang papansin nyo naman. Kasi magkakadikit na yung mga pine trees. Pine trees ba to or agoo tree? Ano pong pinagkaiba ng pine trees tsaka agoo tree? Ganda. Oo, napakaganda ng daan talaga. So ayun guys, 17 kilometers na lang, nasa Ambuklao Dam na tayo. At napakagrabe na ng mga kurbada dito. Ayun o, snake road ahead. Ganda ng daan talaga. At ang kagandahan dito, walang masyadong mga dumadaan ng sakyan. Alis kami lang yun nasa kalsada oh. Ha, grabe, ang ganda ng view. Pababa tayo.
mapapamoto GP ka dito. Wow. Ganda. Uy. Ito pa, ito pa. Ha? Uy. Para lang tayo nag-games. Caution, slide prone area. Madulas daw dito, mag-ingat tayo guys. Uy, eto, may view deck dito. Ayan no. Oh, 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 taas. Wow, 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 wow. Ganda ng mga bato. Bokod Municipal Hall, 3 kilometers. Mount Pulag, 35. Cabayan, 58. Cabayan, 31 kilometers pala yung Bokod. So, eto guys, napuntahan na natin yan, yung Bokod, yung Cabayan, yan. At Mount Pulag, Ambangig Junction. Napuntahan na natin yan. Meron tayong vlog dyan guys. Sa mga hindi pa nakapanood, lalagay ko po yung link sa description box below. Eto, Binga Dam. Ito, sabi dito, Municipality of Bokod sa kaliwa, sa kanan, Binga Hydroelectric Power Plant, tsaka Tinong Dan Barangay Hall. Power plant pala yun, yung sa kanan. Hindi na siguro, baka kulangin tayo sa oras. So, hindi na natin pupuntahan guys, baka gabihin tayo. Doon na tayo sa Ambuklao Dam. Let's go!
Ay, may sasakyan doon sa baba, oh. Nakakababa pala sila doon, oh. Doon sa mismong baba, ayun, oh, may sasakyan. Oh, asan kaya yung ano, no? Yung Ambuklao Dam? Ilan? 12. Ah, 12 kilometers pa. Okay, tara. Welcome to Sitio Adonot, Barangay Ambuklao. Ayun, may tulay dito. Caution, slide prone area. Ito, may hanging bridge, oh. Hanging bridge. Adonot Bridge. Parang ang sarap mag-enduro sa baba, no? Ganda. Ang ganda ng nature. Ayun, no? May mahabang hanging bridge dun, no? Sana madaanan natin yun. Yung mahabang hanging bridge. Ang ganda. Snake Road ahead. Puro Snake Road dito, eh. Alam mo ano, bitukan ng manok. Roller coaster ride. Uy, si Happy Boy. Kahit ayaw mong bumanging, mapapabanging ka talaga dito. Ah, sarap ng daan. Corsa S. Ganyan kakapit ang gulong natin. Shout out sa Corsa. Baka naman. Sitio Minak. Ito, madami ng bahay dito. Anong sabi dito? Minak Bridge. Hello po. Ayun, nakikita ko na yung dam. Oh,
Okay, time check 3:16 PM. Mukhang gagabihin na tayo, guys. Okay, dito pala yung daan, guys, dito sa taas. Sitio Hilltop La Bay. Hello, tarik. Matarik. Ito pala yung Ambuklao Dam Access Road. Ito, paakit na po tayo papuntang Ambuklao Dam. Yo, medyo matarik lang. Matarik talaga, no? Gapang yung mga motor natin. Ang tarik, guys, ang tarik. Ayan, matapos ng paakyat, bababa naman. Masikip na yung daan dito, kaya pala ano lang siya, only light vehicles are allowed. Let's go on the ADV. Let's go. Ala, dilip dito. Ah, rough road siya. Papunta sa ano? Konti lang yung rough road. Sumobro tayo sa kape. Ganda naman ng daan, no? Ayun, no? Kita na yung ano, malawak na tubig. Dead end ba? Hindi, meron pa. Tama, kaya yung dinadaanan natin. Si Google Maps ba may binibigay niya yung anataan? Ah, ayun, tama yan. Tiwala lang tayo kay Google Maps. Ayun na yung dam, kita na dito. Pwede rin siguro dun sa isang daan, kaya lang aakit ka pa, no? Google Maps, Google Maps. Sigurado ka ba sa daan na to? Mahirap niyan pag dead end to. Babalik tayo, babalikan natin yung matarik na yun. Oh, feeling ko hindi nga ito yung daan talaga, eh. Nasa baba siguro, no? Lolo. Lo, dami pa. Nice cam tayo, ah. So guys, pag binigay ni Google Maps yung daan na to sa inyo, alam nyo na. 800 meters na lang. Grabe. Medyo mahaba-haba yung rough road dito, ah. Kaya pala walang dumadaan, no? Siguro nasa 1 kilometro din to. Pwede kaya magbangka dyan, no? Ay, may lawin, no?
Ay, uwak. Na-scam kami ni Google Maps, kuya. Rough road pala dito. Ito po, saan po yung daan nito? Doon sa pababa. Pauwi na kami, pala papuntang ano, Nueva Vizcaya. Ah, may rough road din po. Sige kuya, salamat no. Yun ba yun? Ang taas. Ah, okay, okay. Ah, sige po. Thank you. At sa wakas, finally, andito na tayo sa may Ambuklao Dam. Eto, nakikita ko lang to sa mga picture at saka sa YouTube. So, ayun yung power plant to. Yun. Ayun, may daan pala siya sa baba. Dapat pala dun tayo dumaan, no, sa baba na yun. Ang lawak niya, oh. May mga sasakay sa bangka, oh. Saan kaya pupunta yung mga yun? May dala-dala silang gamit. Magpipiknik siguro yung mga yan. May ano, eh, may dalang mineral. Malaking kaldero. Ito po yung view dito sa Ambuklao Dam. Ito yung ano, oh, power plant. So dapat pala dun tayo dumaan kanina. Ayan, oh. Lakas ng hangin dito. Ah, sarap ng hangin dito. Another achievement unlocked. Ambuklao Dam. Siguro umangat yung tubig na to hanggang doon, no? Ayun, may marka kasi ng tubig, oh. Magkaiba yung kulay yun. Sa baba, medyo cream. Sa taas, medyo grayish. So, tara. Punta pa tayo banda doon. Grabe yung motor natin, no? Puro alikabok na. Whoa, ho, ho. Whoa, ho, ganda. Ayun, no? Parang may ano dun sa baba, oh. Parang may pool. Ganda dito. Ayun yung power plant, oh. Oo. Yung energy, yes. Hydro energy. Dito nang gagaling. Sabi dito, 753 yung pinaka-max niya. Siguro. So, eto, dito po lumalabas yung tubig. Wow, nakakunti-kunti na yung labas ng tubig, oh. Pwede pa lang bumaba, oh, may daan siya, oh. Pero hindi ko lang alam kung pwede sa mga, para sa mga turista. Hmm. Parang ang sarap mag-slide dyan, oh. Wee! Pagdating mo doon, eh. Pagdating mo sa baba, pak! Wala, wala, butas-butas na yung short mo. Wow, gabi. Kahit dun may daan din siya. Sabi ito lumalabas ng tubig dyan. Ito ang Ambuklao Dam. Ito ay bahagi ng isang hydroelectric facility sa barangay Ambuklao, Bokod, lalawigan ng Benguet. Sa pinakamataas na kapasidad,
ng pag-imbak ng tubig na 327,170,000 cubic meters, ang pasilidad na matatagpuan 36 kilometers mula sa lungsod ng Baguio ay makakapagdulot ng hanggang 105 megawatts ng kuryente sa Luzon grid. Ang pangunahing pinagmumula ng tubig ay nagmumula sa Agno River na nagmula sa Mount Data. Ang dam ay matatagpuan sa isang conservation area na kilala bilang Upper Agno River Basin Resource Reserve. Ang dam at iba pang non-power component ay pag-aari ng gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation or NAPOCOR. Ginagamit din ang pangalan ng dam bilang metonym para sa mga linya ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP at ang mga kaugnay nitong poste at tore. Ang Ambuklao Hydroelectric Power Plant ay isa sa mga pinakalumang power plant sa bansa at isa sa mga unang malalaking hydroelectric power plant na itinayo sa Pilipinas. Ang pagbuo ng Ilog Agno para sa layunin ng pagbuo ng hydroelectric power, pagkontrol sa baha at patubig ay naisip noon pang huling bahagi ng 1940s. Ang mga paunang pagsisiyasat para sa pagpapaunlad sa mga site ng Ambuklao at Binga Dam ay isinagawa noong Enero 1948. Tumatakbo sa kahabaan ng itaas na bahagi ng Ilog Agno, ang Ambuklao Hydro ay itinayo para sa pagbuo ng kuryente at pagkontrol sa baha. Noong Hulyo 1990, isang malakas na lindol ang tumama sa Luzon na nagresulta sa siltation at mga technical na problema na nakaapekto sa mga operasyon ng planta. Sa kalaunan ay na-decommission si Ambuklao noong 1999. Noong Nobyembre 28, 2007, nanalo ang SN Aboitiz Power Benguet Inc. sa public bid para sa Ambuklao at sa kalapit nitong power facility na Binga na ibinenta bilang isang package sa ilalim ng power sector privatization program ng gobyerno ng Pilipinas. Ang SNAP Benguet ay isang joint venture sa pagitan ng SN Power of Norway at Aboitiz Power Corporation. Sinimulan ng SNAP Benguet ang isang napakalaking proyekto ng rehabilitasyon na nagpanumbalik sa Ambuklao sa katayuan ng pagpapatakbo at pinataas ang kapasidad nito mula 75 MW hanggang 105 MW. Ang proyekto ay nangangailangan ng pagtatayo ng isang bagong intake, headrace at penstock, elevation ng tailrace tunnel outlet, desilting ng tailrace tunnel at pagpapalit ng mga electromechanical na bahagi. Noong Hunyo 2011, ang Unit 3 ang naging unang turbine unit na nag-online na sinundan ng dalawa pang unit. Ang Ambuklao ay formal na pinasiyanaan noong Oktubre 2011. Ang Ambuklao ay idinisenyo bilang isang peaking plant at may kakayahang maghatid ng enerhiya at magbigay ng mga karagdagang serbisyo na kailangan upang patatagin ang grid. So, ayun guys, tapos na tayo dito sa may Ambuklao Dam. Pakita ko naman sa inyo yung daan mula dito sa may Ambuklao papuntang Bokod hanggang Nueva Vizcaya. Bali, ang labas na po natin yan sa may Aritao, Nueva Vizcaya na. Sana magtayong gabihin kasi 4:21 PM na. Okay, let's go! Pang rough road ulit ah. Rough road na ulit. Ay, grabe yung daan. Ayun, konti lang pala. Matarik lang. Welcome to Sitio Ambangol. Bokod, 16,500, hindi, 16.5 kilometers. Andito pa rin po tayo sa Benguet and Nueva Vizcaya Road. Grabe naman ang tarik ng daan dito. Ganda ng ginawa nila dito guys, oh. Feeling safe. Pero nakaligtas pa rin yung landslide. Ito siguro, madalas na dumadaan dito yung mga galing ng Cagayan, Tugigaraw, yan. Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Mga galing ng north, ay galing naman ng south, central Luzon, NCR.
madalas dumadaan sa Marcos Highway at saka sa Kennon Road. Pwede din sa ano, sa Asin Road. Pero ang pinakamabilis sa lahat kung galing po kayo ng NCR is Kennon Road. Ngunit pinakadelikado din sa lahat. At pinakamaganda sa lahat. Yung Kennon Road ang may pinaka-scenic na view sa lahat ng daan, sa apat na daan na major na daan papunta dito sa Baguio. Ang kagandahan dito sa Benguet and Nueva Vizcaya Road, yung daan na yan, meron siya mga harang, ano ba tawag dyan? Wall? Concrete wall, barrier. Oops! Daming baka. Uy, grabe yung view oh. Yung nasa pagitan ng ano, mga bundok dito, yun yung Agno River. So, ito po yung Agno River, pakita ko sa inyo. Ayan oh, grabe, di ba? Ang ganda oh. Ayan yung Agno River. Bali yung river na yan, yun yung kumukonekta sa Ambuklao Dam. Kaya lang, hindi ko lang alam bakit ganyan yung kulay nung sa baba, kulay cream. Dahil siguro sa mga sunod-sunod na ulan. Tsaka kasi kung mapapansin mo yung bundok na yung kulay ano rin siya oh. Kulay red siguro yan, yung tubig or landslide pumunta sa baba. Parang ano siya, parang Labi River, no? Labi River ng Nueva Ecija. Oo, yun ang difference, yung Labi River puro bato, ito, makinis siya oh. Bali ang Agno River po or Pangasinan River ay binabagtas nito ang probinsya ng Baguio at Pangasinan. Ito ay isa sa pinakamalaking river system dito sa Pilipinas na may area na 5,952 square kilometers. Ito, ano to? Lolo Cancio's Resto Cafe. And so along the way po papuntang Baguio or pababa ng Nueva Vizcaya, may mga matadaanan kayong mga restaurant katulad nun sa Lolo Cafe's Restaurant. Ah, pakaganda talaga ng daan. Wow, look at the view. Agno River pa yan. Hanggang Pangasinan na yung Agno River na yan. Acnip Bridge. If you litter, the future will be bitter. So true.
So andito po tayo ngayon sa ano, sa Benguet to, no? Benguet. Ayun, Nueva Vizcaya. Dito po tayo sa Nueva Vizcaya. Ah, Nueva Vizcaya. Bigyan natin sticker sila, ma'am. Ma'am, oh, ito. Oh, 5 piso. 46. Ayan. Shoutout kina, ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Ma'am Queenie. Tsaka si ma'am. Bakit? Napano siya? Ma'am, oh. Ano pangalan mo, ma'am? Ayun, shoutout kay ma'am Mape. Tsaka si ma'am, hindi ko alam ano pangalan ni ma'am. Si ma'am George, Ma'am George. $200. Bigyan mo ako $200. Si Bob TV yan. Search mo din ako, ha. J4, ha. Dito ka sa gitna. Ay na. Oh. Okay na. Tag nyo na lang kami, no? Thank you. Bye-bye. Okay guys, so time check 9:26 PM. At dito tayo ngayon sa Maliko Viewpoint. Ito, gabing-gabi na. Sobrang lamig dito, sobrang ginaw. So dito na po natin tatapusin ang ating vlog. Pero bago natin tapusin ating vlog, syempre shoutout muna natin ating mga subscribers. Ito, shoutout po kay Fernando Lapus. Sabi niya, wow naman, that's awesome and amazing view. Shoutout din po kay Jansen Sumalinog. Sabi niya, shoutout idol sa next vlog mo. Your number one fan from Tacloban City. Ang layo pa ni ma'am. Shoutout din po kay Vivian Fragata. Sabi niya, pa-shoutout naman boss Crisanto Orpilla from Nueva Ecija. Ayan. Shoutout din po kay Jonalyn Villanueva. At sabi niya, kuya, shoutout sana next Batad Ifugao naman. Batad Ifugao. Hindi ko alam kung galing na ba ako dyan, pero check natin yan. Baka sakaling mapuntahan din natin. Shoutout din po kay Regina Vergara. Sabi niya, new subscriber here, I really love your vlog. J4, keep it up. Ayun, thank you po, from Marikina. Tapos, idol, shoutout naman, next vlog mo, ride safe. Marlon Sunga of San Fernando, Pampanga. Shoutout sa'yo, sir. Shoutout din po kay Ma'am Melissa Limon. Sabi niya, watching from Hong Kong. Hello po sa inyo sa mga taga-Hong Kong. Shoutout naman. Ako, Lodi, sa next vlog mo. Lagi ako nanonood sa vlog mo. Raj Rai from Tayug, Pangasinan. Ayan, thank you po sa panonood. Shoutout din po kay Ma'am Florita Beho or Bejo. Sabi niya, new subscriber din si Ma'am. Ayun, lagi daw niya sinusubaybayan yung ating mga video. Salamat po, Ma'am. Shoutout din po sa Team Tulungan Moto Vlogger. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay MRM Santos. Sabi niya, pa-shoutout watching from Brunei, Jerusalem. Layo niya, mama. Shoutout din po kay Dexter J. Molina. Sabi niya, shoutout from South Korea. Ayan, oh, yung mga videos natin, umabot na ng Korea. Shoutout din po kay Ma'am Irene Bautista. Shoutout din po kay Arvin Ayasus. Shoutout din po kay Sir Mildred Silvavan. Kay Sir John Earl Mangawang from Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Shoutout din po kay JC Bondok from Tarlac. Ayan, Tarlaqueño. Shoutout po sa mga Tarlaqueño. From Mr. Senpai naman, shoutout kay Rolando Carolino from Pangasinan. Idol, fan mo siya. Ayun, salamat po kay Sir Rolando Carolino. At shoutout din po kay Jen Tutor. Sabi niya, wow, grabe, ang ganda ng mga bundok. Green na green. Nag-enjoy po talaga ako sa mga vlog mo, sir. Shoutout po kami sa next vlog. Pa-mention na rin po sa next vlog, next upload nyo. Ingat, watching from Tarlac. And shoutout din po sa mga Tarlacenyo. At shoutout, and last but not the least, shoutout kay Arnold Gat Labayan. Ayan, maraming salamat po. Of course, shoutout sa kasama natin. Wow, ng camera natin ngayon. Si Vap TV. Yes. At shoutout sa Team Palibot. Ayan, Naldong Gala, Nardong Biyahero TV, Afi Boy, at saka si Zeku. Ayan. So, ayun, sana nag-enjoy po kayo sa ating vlog. At kung meron po kayong gustong puntahan namin, comment nyo lang po sa baba. Subukan namin puntahan. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button. Alright, once again, J4 Speed. Ride safe always. Ciao!